Dito na naman po tayo sa aking channel, Sling's Hedgehog. Ngayon po, ituturo ko sa inyo kung paano magpa-legalize ng ating mga pet. Let's go! Yun nga, ang pag-uusapan natin ngayon is about sa legal exotic pet keeping. So, meron tayong 5 easy step na pwede nating gawin. Yung una is, ano bang exotic pet? Pangalawa, is it legal here? The Philippines, legal ba sa atin ang mag-keep ng exotic pet keeper? Pangatlo, saan ka makakabili? And then, pang-apat, kano kamahal yung magagastos mo? Panlima, kung paano ka nakukuha ng permit? So, isa-isahin natin sila. Simula tayo dun. Ano ba ang exotic pet? So, ang exotic pet po ay yung hindi natin kadalasan nakikita sa mga bahay. Like ng aso, pusa, na lagi natin nakikita sa bahay. So, ang exotic pet po is yung kakaiba na kailangan ng basic knowledge bago ka magkaroon ng isa. Kailangan mo na mag-research para maibigay at malaman mo kung anong mga basic info nila. Yun po ang exotic pet. So, ang hedgehog po natin is hindi pa siya considered as domestic pet. Pasok pa rin po siya sa exotic pet natin. And then, yung pangalan naman is legal here in the Philippines. Legal ba rito sa atin yun? Opo, legal sa atin. Na mag-alaga ng mga exotic pet. But, make sure na kukuhanan mo sila ng mga permit sa ating DNR. Kasi, meron tayong under Republic Act 9147, also known as Wildlife Act. Yun po, kailangan po natin mag-secure ng permit para sa mga ganong ano, ganong mga animals na gusto nyo alagaan. Then yung pang ano, saan na ba tayo? Sa pang-apat na tayo. Gano'ng kamahal ang magagastos natin? So makakagastos kayo ng sa permit at saka sa pagbili ng hayop na may proper documents, then sa mga enclosure, sa mga gagamitin nyo, food, diet, yun po yung mga gagastusin nyo. Palima naman, paano ka makakakuha ng permit? So, doon na papasok yung tanong na yung alaga ko ba na nabili ko kay ganito is pwede kong papermitan sa DNR. So, hindi po. Kung nabili nyo ang pet nyo sa mga illegal pet keepers na wala man lang inisyo sa inyo mga resibo, walang inisyo sa inyo na kahit ano, deduct sale man lang, wala po. Wala pong possibility na mapapermitan nyo siya under your name. So, kailangan mo bumili sa legal pet keeper na may issue sa'yo. May dagdag lang ng konti sa presyo, pero sure naman na mapaparehistro mo siya sa pangalan mo. So, papakita ko kayo ng sample ng deed of sale. Ito kasi nire-release ko. Ayan yung nire-release ko pag bumibili sa akin ng hedgehog. So, nakalagay dito deed of sale. Andito yung pangalan mo at pangalan nung seller. Andyan din yung address nyo, firma nyo, pareho. Tapos ipapanotarize mo siya. Tapos yun, ready ka na pumunta sa pinakamalapit na DNR kung saan ka mga region na sasakop. Yung mga nagtatanong dyan na kung kailangan pa bang papapila ng hedgehog. So, kasi kami, nagpapapil pa kami. Nagpo-QBR kami, quarterly. So, kailangan pa po. Kasi hindi pa po siya considered as domestic pet. Pasok pa rin po siya sa exotic pet.
Kasi unang-una, hindi siya kayang gamutin ng mga animal clinic ng mga aso at pusa. So, dinadala pa rin po natin siya sa vet in practice. So, kailangan nyo pa rin silang papirmitan. So, although na marami nagkikip dito na walang mga papel, kasi itong papel na to, pag meron kayo na ito, is for your safety. Na hindi kayo kakabakaba na baka puntahan ako ng DNR, puntahan ako ni ganito, puntahan ako ni ganon, i-report ako ni ganito, i-report ako ni ganon. So, may pinangahawakan kayo. Pati yung mga future buyer nyo, magkakaroon din sila ng mga proper documents para i-parehistro sa pangalan nila yung nabili nila sa inyo. Magpo-provide ka lang ng mga proper documents na ibibigay sa kanya. So, kung nakompleto nyo na po lahat yun, so, pag napunta ka na ng DNR, nakapag-submit ka na, nakapag-fill up ka na ng form, submit mo na yung mga requirements, mag-antay ka na lang. After nun, siguro mga a week, 1 week or 2 week, lalabas na yung CWR mo. Kung pasado ka dun sa ano nila. Tsaka meron pa yung house inspection. Inspectioning ka rin nila kung pasado ka. Gaya nito, magkakaroon kayo nito ng DNR, wildlife certificate yan. Magkakaroon po kayo. May mga seal yan na katibayan na ikaw ay isang legit breeder ng kung ano mang naisip mong alagaan na exo. So, mas maganda po kasi na dipapel ka. In case magkadiinan man, meron kang ilalabas. Magreklamo mga kapitbahay mo. Eh, meron ka pa rin katibayan at meron kang malakas na papel na kayang ipagtanggol yung mga alaga mo. Kasi kung wala ka na ito, at pinuntahan ka, so wala kang choice kundi surrender yung mga alaga mo. Kasi nga, hindi ka registrado. Kumbaga sa motor, unregistered ka pa. So, wala kang magagawa kundi ibigay siya sa DNR. So, di ba, nakakalungkot din naman kung kukunin nila, sinalagaan mo yun ng maayos. So, yun ang reason mo, inalagaan mo siya ng maayos. Pero, not enough para sabihin sa mga taga-DNR. Pero kung meron kang papel at nasikaso mo lahat yan, madali lang naman. Basta bumili kayo. Bumili kayo ng mga exo pet nyo sa mga registered breeder. Registered sila sa DNR. Kasi may ipoproduce silang proper documents sa'yo. Tapos ikaw, dadalhin mo yun doon sa DNR. Kunyari, nakabili ka kay Region 1 ng hedgehog na may papel. E, taga Region 2 ka. So, doon na papasok si LTP. Kailangan mag-apply si buyer mo, ay si seller mo, ng LTP para sa'yo. Pero pag-uusapan nyo yan kung kanino isu-shoulder yung gastos sa LTP. Pag-uusapan yung dalawa yun hanggang sa magkasundo kayo kung anong gagawin. Yun, kasi pag galing sa ibang region, yung nabilhan nyo at ibang region ka nakatira, kailangan nyo talaga ng LTP. Kasi kasama rin sa requirements yun. Hihingiin din yun pag nakita magkaiba address nyo. Pero kung same address, pareho kayong taga-region 1, hindi nyo na kailangan nun. Ang kailangan lang nun, pag taga-region 1 ka, tapos nabilhan mo si taga-region 2, yun, doon lang papasok sa LTP. So, sana na gustuhan nyo yung topic natin ngayon. At sana na yung mga nagtatanong dyan, paano magpa-permit. Alam nyo ba pag galing sa legit keeper or breeder yung mga nabili nyo, ang registration lang po sa DNR is 50 pesos per head. 50 up, 70 ganun, 80. Gaya na hedgehog, mga 50 lang yan.
isang piraso. Tapos, pag CW owner naman na kayo, meron na kayo certificate of wildlife registration, meron naman kayang kalakip na responsibilidad. So, para hindi ma... Dito, hindi ma-expire yung CWR mo, kailangan mo naman mag-QBR quarterly. So, 3, 6, 9, 12. Sa isang taon, apat na beses kang magpo-QBR. Doon mo naman isusulat, halimbawa, doon sa CWR mo, ang nakalagay na parental stock is 2 heads. So, male and female. Sa QBR mo, ilalagay mo rin doon na pwede kang magpaanak kasi peri yung nasa CWR mo, peri yun, peri. So, pag may ganun ka na, tuturuan ka rin naman nilang pumilap doon. Mag-a-apply ka lang for QBR ka mo. Sila, tuturuan ka nila kung anong paano mo gagawin. Tapos doon na makikita yung progenies mo, kung ilan yung paanak mo this month or this year, kung ilan ang napaanak mo. Ma-add yun sa pangalan mo. So, pag na-add na yon yung QBR mo, halimbawa, yung hedgehog ko ngayon, nag-QBR ako, nanganak ng 4, yung female, so magiging 6 na sila. So, lalabas dun sa QBR mo, meron kang 4 na stock, 4 na available stock, na pwede mong i-out para ibenta. Depende sa'yo kung pwede mo ibenta or pwede mong i-keep uli, gawin mo parental stock uli. Depende sa'yo. Paano, mga katusok? Yun mga katusok, sana nagustuhan yung topic natin. Comment nyo lang sa inuna ko tong topic na to kasi may nag comment sa last video ko, sa last vlog ko na about nga sa pagpaparehistro ng mga pets natin. Kaya yun, ito yung una, yung tinapik ko ngayon. Comment lang po kayo kung gusto nyo, kung anong gusto nyo itopic natin sa susunod. At pag kaya natin itopic, di itatopic natin. Tapos sa mga shoutout natin dyan kay Camille Cuevas Alicabo at saka sa asawa niya si John Kenneth. JK, kamusta kayo dyan? Sa tropang 253 Solido, kayo mga kulit dyan. Kay Kuya Marvin Ballesteros, magaling ka na. Kay Kuya John Pineda, salamat sa ginawa mo, gagamitin natin ngayon. Yun lang, and happy keeping sa lahat mga katusok. Sabado na naman, as linggo. Mag-iingat kayo lahat sa, dahil may pandemic ngayon, stay at home. Alagaan nyo na lang tong mga kit na to. Diba? Mas masarap silang kasama kaysa kay COVID. O, paano? Comment-comment na lang. Please like and subscribe mga katusok. Pakishare na nyo na rin para dumami yung mga viewers natin. Maraming salamat sa mga suporta ng mga, sa mga kakilala dyan, sa katropa, sa kapamilya, mga suporta nyo, mga kumpare. Salamat sa inyo mga lodi, mga katusok. Okay, bye-bye. Habol guys, may nakalimutan ako. Sa Bay Family, Bulacan Hamster Enthusiast, salamat sa inyo dyan. Madam Carla, tsaka kay Primo Light, kay Ninong Primo, kay Master Dave, kay Marvin Bobis, kay Ikaj Masing, basta kayo dyan. Ayan, salamat. Bye-bye.
Dum 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 d